Gagapang tayo dyan. Hala, dito pala kami aakyat. Alahing lupid. Malalim ba? Usong siya na to, bigkakit lupid. Malamig. It's freezing. 6:30 ng umaga. Yay muna tayo. Ang ginaw. Sunday po ngayon at medyo malilate lang ng upload to kasi hindi ako nakapag-upload kahapon. So, papasyal ko muna 'yung mga kasama ko. Dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang. Shoutout sa mga taga San Miguel. San Miguel, Bulacan. Ayan. Marami na ako nakikita ang sabon. Downy. Marami dito yan eh. Ako pala yung naiwan? Ako pala yung naiwan. Inihintay ko kayo eh. Saan? Doon sa kanto ng San Isidro. Okay, diretso na to. Naabang-abangan ko sila, ako pala yung naiwan. Wala ba tayong makakailan dito? Kahit lugaw lang. Mainit na sikmura, maginaw eh. Okay guys, ito na kami sa aming pinaroonan. Kaso ang problema, naubusan daw ng balsa. Gain muna tayo. Dikit mo dito doon, dikit mo dito. Oh, tingin na kayo ng ulam niya dito. Dito pa tayo dumayong kumain. Ay, sinigang. Native naman, oh. Mawan. Yeah. Eh, sige, kuha kayo sabaw. Gusto ko sabaw para masarap. Kain tayo. Buo tayo. Mamaya mag- Ayan, nandito na po kami sa biyak na bato. Mag-hiking tayo mamaya. Sa ano pa? Sabaw pa din. Kuha ka pang isang sabaw. Ba't nagsalo kayo? Hindi, meron. Meron pa ba? Meron pa doon. Tigi-tigi isa. Hindi, sige ate. Hindi lang ulit na nangyayari. Kaya gusto mo, Tigi? Hindi, akin lang yun. Hindi, pagkatapos ko sa kumas. Para kang engine track, ah. Mag-i-slab kami doon. Mag-i-slab? Sa ate mo doon. Construction, eh, no? Oo, kaya may helmet kami. Yun, oh. Welcome po sa Biyak na Buto. Biyak na Buto. Ito po yung isang part na sakop din ng National Park. Mula sa parke eh, hanggang sa Lima Bay, may luwang siya na 659 hectares. 600, ang laki pala, ano? Kakaluwang. Ngayon, ito yung kape, okay, oh. Ngayon pala yun. Ayan po ang bunga niyan. Ayan, tanim daw ng DNR yan. Tanim po yan. Oo. Pakilala ko lang yung tour guide namin. Sir, ano pa mo, sir? Alvin po. Alvin. Local guide ng Biyak na Bato. Okay. Kuya Alvin. Kuya daw eh, mukha pa akong matanda. Dito na po tayo sa unang kuweba natin papasukin. Kung saan ito yung pinakamahalagang kuweba na ginamit nila Aguinaldo. Kung saan ang kuweba na to ay nagsilbi nilang hospital. Nung bumagyo, Woo, exciting to ah. Uy, nakakatakot to. Guys, first time ko pumasok dito sa mga gantong lugar, yung cave na ganto. Ayan o. Stalak. Ganda ng tiles dito. Di ba yan yung ano, yun yung stalactite yung nasa taas ano? Stalagmite niya sa baba. Oo. Ano po nga sa baba niya. Wow. And then kanya-kanya din po siya ng formation. Kung makapansin nyo yung nasa gilid na ano na yan, para siyang dog teeth. Ano po, ano, ba't may ganun siya? Oo, ang lamig. O, nalang po yung ilaw ng aso po.
Ang lamig, ang lamig. Yan, yan po yung mga formation ng mga kuweba. Ang ganda, no? Active po siya. Ito po yung pinakamalaki sa aming stalactite. Kaya tawag namin siyang base. Ay, yung nasa tasa mo po. Buksan niyo yung ilaw niyo. Huwag niyo mawakan. Ilawan niyo, ay. Yan po yung mga inaalagaan din namin dito sa loob ng kuweba. Kasi po, maaaring panahon pa po ng nila Aguinaldo, hindi nila ginalaw to. Kasi napakatagal na panahon po para makabuo ng isang ganun kalamig, stalagmite. Stalagmite po. Kumikin. Kaya pag ganun nakalaki, tawag namin niya base. Base na. Kung makikita niya, kumikin lang siya. Lahat po yan, active. Nabubuhay pa po siya. Kaya lang, 1 millimeter a year lang po ang nilalaki niya. Nako! Nako! Kasi mataba dito ah. Tapos tingin na lang po sa taas ah. May mababang part po ng stalactite. Okay. Ang ganda oh. Wow! Pag di kumasya sibing, may iiwan siya dyan. Tingin sa taas. Maumpog. Matatalim yan. Wow! Yes, we made it! Ito medyo malalim siya, no? Oh, lalim. Pagtag-ulan, nagtutubig yan? Opo, pagtag-ulan po, medyo mahirap siyang pasawin. Una na, may tubig kong ilang yung ano, bat, tsaka pumadulan. Buot po sa tubig sa baba, yung katas pa po ng bato. Oo. Ayos sa alap tayo. sa tagal din ng panahon, so ito po ang nasa ligid niya. Sobrang niyang bigat. Daling din siya sa kita. Ah, bumagsak. Siya na-collapse. Bumagsak siya. Oo so, nga, no. Matagal na panahon na po. Kasi nabuo na rin yung ibang formation niya. Oo. Umigay siya. Ito naman po yung nagsilbi nilang imbakan. Kumbaga, ito yung mercury nila. O drugstore. Ito yung mga formation. Naubos siya ng ano, stalactite yung bawat paligid niya. Yan, tanggapan kay. Meron silang ospital, meron silang drugstore. Yan, tanggapan. Kompleto sila, no? Pero pinakamaganda talaga yung una namin pinasukan. Buhay na buhay yung mga stalactite. Yan po yung sasasin na mag-aabot din sila. Oo nga, no? Kaya magsasara din, ano? Lamig ng kuweba, no? Yung mga part na... Magpang-aabot na sila, no? Sir, talong ko lang, bakit tinawag na biyak na bato? Kasabihan ho ng mga matatanda. Kasi sa may kabilang side, meron siya isang malaking bundok na dinaanan siya ng tubig sa gitna. Hinati siya ng tubig. Kaya isang malaki siyang bato, hinati siya ng tubig. Doon dumating yung punto na naging tawag sa kanya yung biyak na bato. And then sa mga formation kasi ng mga bato rin doon sa may kabilang side, makikita niyo. Pulos talaga biyak-biyak. Makikita niyo mamaya pag pumunta tayo sa kabilang side. Ito po yung bangkel dyan. Nakaregister mo mga doon. Membership. Kasi ang bawat papasok dito, naka-register doon sa ano namin. Nakalagda. Di pa sila nagbayad. Sige, tuloy nyo yung lakad. Ang galing, oh. Dito rin kami pumasok sa ano? Kamote Resort. Oh, daming tao kaya naubusan kami ng balsa. Oh, 'di ba? Sarap kumain diyan kaya. So, yung ilog pala na 'yon, 'yun yung ginagawa nilang daan noon ng mga katipunero. Wala silang ibang dadaanan kundi yung ilog na 'yon. Oh, ambush cave. Oh my god, ambush cave.
Oh. Ito yung isang kuweba na sinasabi sa inyo, mas mahaba, mas madilim, and then pinakamarami sakripisyo. Dapat pala. No, sakripisyo natin, pagpasok pa natin, mababa yung part. Gagapang tayo dyan? Hindi naman po, dako ko lang. Naku. And then pagdating naman sa loob, nakatayo, hindi lang sa buwan lang natin. Tara, pasukin na natin yan. Pasukin natin yan. Mga tanggag kaya? Yung mga mahihina ang tuhod. Hindi naman naman gamit sa loob. Dito lang sa bungan. Medyo mahirap. Uhuhuy! Uy, ang dilim! Patay tayo dyan. Wala kayong flashlight. Napakaganda nitong cave na to. Nakikita nyo ba, guys? Hindi ko nakikita. Yan, nakakakita na kami ng liwanag. Tama mo, kung di mo kabisado to, hindi mo alam kung saan ka lalabas, no? Yan lang. Hala, dito pala kami aakyat. Hala, yung lupid. Ano ba yun? Ganda, no? Walang pera, binita yung lupid. Yun. Third floor na daw to. Third floor. Ay, nalabas na tayo. Leo, baka wala ko nakita si Tita. Uy, nakakatakot yan. Parang yung imagine ko yung bungee jumping. Tapos tatalong ka ng pahab. O na yung ulo. Parang ang hirap eh. Pero kung tubig yung babagsakan, ito kasi mababaw eh. Pero kung tubig na malalim, siguro medyo malakas ang loob ko. Kaya tingnan mo yung babae yung natetest. Oh, ibababa lang ng ibababa lang siya ng ano ng dahan-dahan. Kilala mo ba yan, Dico? Sino yan? Hindi niya kilala. Hindi mo kilala yan. O, sino nakakilala dyan? Hindi niyo kilala yan? Ikaw, Patrick? Wala. Kinala to? Ha? Kinala to ba yan? Basilo yan. Katipunan yan! Tito ko yan eh. Tito mo yan? Oo. Yan ang iniram kong panabas, oh. Yan na, kasi... Sa buhok pa lang kilala mo na eh. Yan, yeah, ito yung lolo ko. Si Emilio? Ito yung lolo ko. Okay. Sure. Ano ba lahat? Ayos! Ipinagitan ko dun sa ano, yung mga kit natin, yung nilatuloy na kanina. Pero yung resulta nung na maluwag ang biyak na bato. Yan, hindi nga ang ginagawa ng mga turista. Tourism. Ganyan ang mga ginagawa ng mga turista, vandalism. Nung time na maluwag dito, wala nang entrance. Ay, walang 1896. Entrance. Wala. 1896. 1924. Eufrosina Viola. O nga, hindi pangalang Pilipino, no? Hindi pangalang Pilipino. Oo. Ibig sabihin pala, yung nakikita naming bundok sa malayo, puro bato yun. Puro bato po yan. Tinan mo ha. Malayo, oo, pero may mga puno, ano? Puno lang siya. Oo. Natatakpan siya ng puno, pero lahat karamihan bato. Yan, kung napapansin niyo yan guys sa malayo, kulay blue-green yan eh. Pero puro bato pala siya, hindi siya yung bundok na lupa. Yeah, sir. Galing ano, puti ay, talaga siya. Ay, wala ng building na ginawa, pininturahan niyo, right? Oo. Ano yan? Steam coat pa lang yan? Wow! Rock climbing dito oh. Maganda sana. Ito na yung bahay paniki. Kakalula siya oh. Lalaki ng bato. Eh hindi pala bato yan. Bameni. Oo. Ang entrance na tatawid sa kay Nanging Bridge. Sa likod, sa taglira po na nito. Kaya wala na kayong ganito. Gagawa tayong balag. Konserga sa ano? Sa palaya. Isa siyang makalikasang formation ng bato. Kapatid ni Lolong. Meri po, formation ng bato ng stalactite. Sa pader siya. Ay, oo nga no. Crocodile formation. Ayan.
May paa. Oh, ano, may ulo siya. May bata pa talaga siya, oh. Yan yung formation. Ngayon ko lang napansin. Formation siya ng crocodile. Uy, huwag kayo maingay, baka magising yan. May buntot. May buntot pa siya, oh. May buntot. May paa, may ulo. Kakatakot, paano kaya kung mabuhay, ano? Baka naman ko po, patag na dadaanan natin. Kanya kasi. Kumuha ko siya, para po siyang bato. Pero puno po yan. Oo, oh, man. Isa sa pinakamalaking makasaysayan lugar, bagay dito, puno dito sa aming lugar. Kasi kasabihan po nila, ito yung nagsilbing tower ng mga katipunero nung panahon po nila. Ibig sabihin, makakit sila dyan? Opo. Kung mapapansin nyo, sa yung pinakamataas, kung ano man po yung, kung may tao mo pong papunta rito, nakikita. Nakikita po agad nila. Kaya lang sa panahon po nila, sakripisyo. Kasi palitan ng bawat isa kanila, lingguhan. Grabe, no? Nakakain, dahil matutulog. Ang laki po kasi ng puno na halos 31 and a half na tao ang dumipa. Kaya naman po and a half kasi yung isa namin kasamang guide. Elevator maliit lang, po. Maliit lang, maliit yung dipa. Anong klaseng puno yan? Dao po. Dao? Dao. Okay. Mga approximately mga ilang taon na kaya yan? Sa estimate po namin, 100 years na. 100 years? O 100 plus years. 100 years. Wow, ang lalaki. Yan, naririnig nyo guys. And then dito nagwa-warm up si Holt. Yung buhat ni Holt ko. O nga, nakahang siya, no? O sa lalim. Opo, may leak pala yung lababo nila. May leak. May tagas. May tagas. Kanina po dapat inisip yun, Mayo. Yan, papasok si Kuya sa ano. Ay, ang iingay nila. Ang karamihan naman po dito, puro insect bat. Yung maliliit lang po siya. And then, kaya nga lang po, sobra na nilang dami. Million bats na po ang nanirin. Million? Then, isa rin sa pinakamalaking na itutulong sa tao. Kaya una ko na, sila yung nanguhuli ng mga insekto. Wow! Amazing! Okay, maingay ha. Baka magising ha. So, matapos ang mahabang lakaran, nakain muna kami tanghalian. Tapos maliligo sila mamaya ito. Ayan, kain na po tayo. Ay, pwede ka nga pong kanin. Kaya sa kanin po nga po. Okay, ano po, gawin mo ng lima. Lima pala o. Ginutom kayo ah. Nakapagod eh. Iligo lang daw sila. Wala akong dalang panligo eh. Hindi nga pala ako nakapag-upload kagabi kasi nabuto ako ng alas dos. Hindi ko nangyari yung ini-edit ko. Kaya mapapanood nyo to. Lunis na. Ba, masaya sila. Yan ang gusto ko. Para naman mapawi yung pagod nila sa bukid. Yeah. Hasatin ako nga. Yeah. Oo nga no. Pinakamahal na pantalon. Lantuwa ako bumili eh. Yeah. Tataka mo ng yeah. Yan, linaw oh. Paano ako nung buhangin niya. Babay. Doon marami ng tao eh. Dito na lang kami. Oh, virgin na virgin pa yan. Sila, ikaw maliligo ka? Wala akong dala eh. Wala akong shirt na reserva dyan. Brief lang yung dala ko eh. Sa akin naman, may baon ako panligo. Wala naman akong dalang brief. Maralim ba? Maralim nga. Malamig trick. Parang may ice. Si Dondon lang ang lumusong. Tara na, uwi na tayo. Eh, ayaw lumusong eh. Lumusong siya sa tubig at iglobay na.
Wow, ang sarap, ang init dito. Ano nahuli mo doon? Galunggong? Galunggong. Ang init. Ede, era yung panghilo do. Hiluran mo si... Hiluran mo si... Huwag na, sayang yung... Hiluran ko si Bayaw. Tumalikod ka. Oh! Maganda to! Testingin mo lang. Gas-gas ang likod mo dyan. Ano yan doon? Meditation? Kung mapapansin nyo, may mga naglalaba. Yun yung mga residente dito. Mayroon din mga paunti-unti pa yung ilan-ilan na nakatira dito sa mismo sa bundok na. Dito sila naglalaba. Dito rin sila kumukuha ng tubig. Ayan, ganyan siya kalinaw. Lamig ng tubig talaga. Tingnan ko kung tatagal itong mga to. Parang kayong mga basa sisiw dyan ha. Dot, pumuti ka na ito na. Umahon na si Don doon, nangangatog na eh. Nanginginig ka na. Malamig. Nangangatog. Malamig. Na-amaze ako sa mga bato na to eh, yung mga formation nila eh. May mga alanganin, may mga nakahang. Ibig sabihin pala nito, yan, buhay yan. Lumalaki siya. So iniisip ko, ibig sabihin yung earth pala bumibigat din. Ganun kaya yon? Kasi lumalaki yung mga bato eh. Diba? Ayan, meron tayong subscriber dito taga sa Binambaran. Malapit na yung dito diba? Okay, sino na tayo? Sino ba kasama? Kasama sila. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Hello! Yung photographer namin, nangangatog na yung kamay eh. Oh. Okay, game, one, two, three. Thank you. Maraming salamat. Bukas nyo mapapanood ito, bukas ng gabi ha. Thank you. Ginaw na sila. Tara, merienda tayo, halo-halo. Halo-halo. Lalo pa, masarap ang ngayon. Ay, sarap. Gusto nyo dito ha? Ang hirap. Ang hirap. Amalo. Sige din ha, sa mahirap ha. Ay, sakit sa tuhod. Ganun ang bato, no? Bungay ng bungay. Ano, halo-halo tayo? Sino halo-halo? Naipag, pa-order po ng halo-halo. Ilan po? Ito. Walang asukal yan, lagyan nyo. Nakakalimutan ni ate. Alvin ba? Alvin? Oh, dito ka. Alvin. Bigay mo na sa kanya. Para... Halo nga kung gigi na. Dahil po pala, bago tayo natin, kumorder tayo. Hanggat naliligo, ano kuya? Ah, ba't yun na tayo? Nag-enjoy ba kayo? Oh, yeah. Ayan. Saya. Okay, let's go. Takbong pogi la. Takbong pogi.